Hi guys, narito po ako muli para i-share sa inyo ang isang sikreto ng artist. Kung paano inile-layout ito or ini-enlarge. So, meron po tayong inihandang picture dito at saka papel. So, nilagay ko po siya ng masking tape para hindi po siya gumalaw just in case na humangin or matabig mo yung lamesa mo. So, ang isang sikreto po namin sa pagli-layout ay ang tinatawag na pantograph. So, ang pantograph na ito ay mabibili po sa mga bookstore or art supply. So, kung napapansin nyo po, meron siyang mga nut. Ayan. Tapos, meron po siyang matulis na bakal at saka lapis. Yan po. So, at meron po siyang mga numbers dito. So, tutukan natin. Yan. Meron siyang 2. Tapos, 3. Yan. 4. 5, 6, 7. Hanggang 10. So, mga settings po yan para kung ilalagay mo po siya sa number 3, yan. Mata times 3 po yung picture. So, sa pagkakataong ito, pinili ko siyang ilagay sa number 2 para ma-double ang size ng picture. So, panoorin niyo po mabuti at mag-umpisa na po tayo. Lalagay natin, meron po siyang stand dito. Dito natin ilalagay sa stand yung pantograph. So, kailangan i-check palagi itong mga nut na to kung maluwag. Pag maluwag, higpitan pero huwag masyadong mahigpit naman. Katamtaman lang po. So, umpisa na po tayo. So, kung napapansin nyo po, may anino rito, no? Ang pantograph. Kasi yung ilaw, mali ang setting. So, lagay natin ang, tutukan natin ang ilaw rito sa picture para makita natin yung mga lines ng picture. So, ito na. So, kadalasan, umpisan ko sa mata. Yan. Mata. Magkabila ang mata. Ayan. Kilay. Tapos sa pisngi. Baba. Yan. Dito tayo sa line dito sa pisngi. Sa ilong. Yan. Tapos, check natin ulit mga nut kung lumbog siya. Skip pa natin ng konti. Tayo sa lips. Upper lips na tayo. Sa babang lip. Yan, sa ngipin. Tapos yung mga madidilim na bahagi, gayahin na rin natin, i-darken din natin siya para mas makuha natin yung guide. Ay guide tayo pag i-shade natin siya. Yan. Kaya meron ditong
highlight at mama sa mata. Ayan. Tapos doon tayo sa buhok. Sa tenga. Ayan. Kulin natin kung lumuwag. So, yan po yung layout natin. So, balik na natin ang ilaw doon sa dati niyang kinalalagyan. Yan. So, ilapit natin yung papel. Tanggalin natin to para makita natin yung nangyari. Ayan po siya. So, kung makapansin nyo, ayan. At kuha natin picture. So, ito yung picture ni Ann Curtis. So, yan. Yung layout. Nakikita niyo po ba? Tutukan natin ang ilaw. Yan. So, yan po. Hawig po, di ba po ba? Tsaka na times 2 po siya. Na doble po siya ang laki. So, yan po yung nagagawa ng pantograph. So, sana may natutunan po kayo sa pinakita ko ngayon. Salamat po sa inyong panonood.